meron tayong impact grill na hindi na raw nagana, na no power. Turuan ko kayo kung paano mabilis mahanap yung sira, step by step. Meron tayong ano, digital tester na nasa ohm symbol. Pwede rin sa diode symbol. Unahin natin dito sa plug niya. Iti-tester natin yung plug. Medyo... Then tapos pipindutin natin yung ano niya, switch. Dito pala kung papalo siya o hindi. Kung mag-on off. Wala. Hahanapin natin ngayon yung ano niya, sira. Ito dapat masundan nyo to yung tuturo ko para mabilis nyo mahanap yung sira niya. Diba nasa ohm symbol? Pwede rin sa diode symbol, lalo na kung fake yung impact drill. Pwede rin. Ayan, testing ko ulit. Nasa, wala. Ito na sana masundan nyo yung step by step. Unahin natin sa ano niya, pinaka wire. Unahin natin dyan sa may tornilyong yan. Tsaka dyan, sa dalawang tornilyo, tsaka sa plug. Sa pinaka cord niya, sa 220 volts. Unahin natin. Sa plug, ayan, sinort ko na. Umabot naman sa pinaka metal ng tester. Dyan sa dalawang tornilyo. Wala. Yung isa pumalo, ibig sabihin yung isa doon, ano, may putol na yung isang wire niya. Isa na kagad 'yon. Nasa diode symbol yung ano kayong tester. Pangalawa yung ano niya, yung switch kung nagana siya o hindi. Dito natin i-check yung switch niya. Kung nag-on off, ayan sa metal na yan, sa baba. Yan. Tsaka sa tornilyo. Diyan natin malalaman. Madali lang to pag natutunan nyo. Magiging one click na lang yung pagre-repair para mahanap nyo yung sira. Kung bakit di siya gumagana. Then pindutin natin. Ayun. Pumalo siya. Ayun, ayos yung switch niya. Step 3 naman tayo sa carbon brush, tsaka sa commutator brush. Diyan nakakonnect, check natin. Diyan natin i-ano sa tester, sa may metal na yan. Yan, sa dalawang metal na yan. Kung may connection sila. Ayun, pumalo. May connect yung carbon brush, tsaka armature. Pang-apat naman natin yung ano, yung stator, kung may putol siya. I-testing naman natin. Tanggalin na rin natin yung ano niya, carbon brush, para makasigurado tayo. And dalawang carbon brush tatanggalin natin. Sa una mahirap to, pero pag tumagal, pag nasanay ka, dadali to. Ito yung dalawang metal na to, yung sa carbon brush. I-check natin yan. Kasama na dyan yung reverse forward niya. Kahit din nyo na-check yung reverse forward niya. Kasi may connect pa rin yan eh. Dyan natin i-check. Tsaka dito. Sa ilalim ng ano, ito yung pinaka-wire niya. Yung dalawang wire niya. Yung pinaka-input niya. Yan, tsan may tornilyong yan. Eh, nakakonek-connect na kasi yan. Nakadirect na yung mga yan eh. Tapos, ito naman yung sa kabila. Ayun, yung dati pa rin. Yung may metal na yun. Diyan natin i-check yung ano niya. Stator. Kung may putol o wala.
wala sa kabila. Ayun na, sa kabila pala. Okay yung isang ano doon, yung stator winding sa kabila naman kung papalo siya. Pag pumalo, okay. Pag hindi, ibig sabihin may putol yun. Ayun, pumalo. Okay, pares yung ano niya, stator winding. Wala siyang putol. Yung ano lang talaga, yung cord. Ito, bigyan ko kayo ng shortcut kung paano mabilis itest itong mga to, yung mga connection niya. Nakakonect na dyan yung switch armature carbon stator. Dito lang sa dalawang tornilyong to. So may switch. Yan. Diyan natin mabilis malalaman kung may putol siya. Tapos pipindutin yung ano, switch kung papalo. Ayan, pumalo. Ibig sabihin may connection siya lahat. Ayan yung pinaka shortcut niya. Ito, tatanggalin ko na yung wire niya. Kasi nga yung problema, may putol yung isang wire nitong cord. Dito kadalasan nagagalaw, dito kadalasan may putol, kaya dito ko na rin puputulin siya. I-coconnect ko lang muna yung ano niya, yung dulo ng wire bago natin itest sa pinaka-plug niya. Kung papalo, kung hanap na ba natin yung putol. Hindi pa rin. Hindi pumalo. Hindi pa rin natin nahanap yung putol. Itong wire na may ano, electrical tape, tanggalin ko lang. Dito ko itetest para mabilis natin mahanap kung saan yung ano niya, putol. May pinagdikit ko yung dalawang wire doon, pumalo. Ibig sabihin dito lang sa maiksing wire na to yung putol niya. Ito yung binabaklas ko. Ito yung may putol. Well, papalitan ko na lang to. Tapos magkakabit ako ng iba. Ito, nakabitan ko na siya ng ibang wire. Bali, check naman natin sa plug niya. Dapat nakakonek yung sa dulo ng wire niya para ma-check natin. Ayun, pumalo. Ayun, nahanap na natin yung pinakaputol niya. Kasi nga, ayun nga yung sira pala yung ano yun, yung pinaka cord niya may putol, kaya pala hindi siya gumagana. Ngayon, check natin sa ano niya, sa plug. Pindutin natin yung switch kung papalo siya. Ayun, pumalo na. Okay na yung barena. Mag-ano na to, may power na.